So ayan, what's up mga ka-vloggers? So ngayon po, ang tipapunta po tayo ngayon sa... But the way, I just like to introduce myself. My name is Marfil, born in Ara, and welcome to my channel. And of course, don't forget to click the bell button for you to be able to be notified. And now we are going to the municipio para po sa gaganaping... may seminar po kasi pangalawang araw na ngayon. So ngayon, para sa mga journalists dyan, over there... panoorin niyo po ito at makakatulong po ito sa inyo kasi yung mga speaker po natin is mga batikan and expert when it comes to journalism. And now we are about to tackle dun po sa about sa cartooning, ganon. Yun po sa magagaling mag-drawing, sa magagaling sa paggawa ng cartoon. So ngayon po naglalakad po ako papunta at naghahanap na ako ng tricycle. So guys, keep watching po hanggang sa makarating na tayo dun and hanggang sa matapos ang video na ito. So ayan nga, ako po yung isa sa anchor ng Moreno Integrated School. Opo, anchor po ako. Then tinatakal po doon ang iba't ibang parts, ang iba't ibang kung ano naka-anchor sa journalism. Halimbawa na lang ako sa... May mga news reporter, may mga sa editing, copywriting, ganun. May mga sinusunod po when it comes sa limbawa, as a journalist, all you have to do or you should determine what is the fake news or dun sa ibang hindi fake news. Because you are a journalist and you will. So ngayon, guys, keep watching lang kasi hindi pa po tayo nakakahanap ng tricycle, okay? Ayan po, nasa may gasolinahan na po tayo. Ayan po. So ayan guys, nasakay na po tayo sa tricycle. So ngayon po, makikita nila po tayo ng pupunta to. So guys, andito na po tayo sa session hall kung saan gaganapin po yung seminar workshop namin. And it's also your workshop if you're watching right now. So ngayon po, tatasa po tayo. Parang wala pang tao. Parang ako yata ang makakakaroon ng prize kay Honorable Maria. Hello, baka tayo magkamali. Ayoko na palang sabihin. So ngayon, expecting that I have a present from them. So ngayon po, wala pa pong katao-tao. Tignan niyo po. Papasok na po tayo sa session hall. Sana nga po wala pang tao. Nakakaya. Pero pwede dito magpire-picture. So ngayon po, mamaya na po. So ayun guys, tayo na nga ang nauna. Wala pang kataw-tao. So guys, ayun po. Kanina po nagsimula. Ngayon po, kaka-uwi ko pa lang po. So ngayon po, ano ka na lang po, i-sum up ko na lang po yung mga knowledge ko about sa mga napag-aralan kanina. Then, please, to all the aspiring photojournalists, ito na po yung pagkakataon nyo para din makakuha ng idea about sa akin. Lalo na po dito sa Camarines Norte na kailangan po talaga kasi, alam, magagaling na tayo pagdating sa regional sa Camarines Norte po talaga. Mas especially sa CNSC kahit hindi po ako taga doon. Tama po? Basta dyan sa State College. Hindi pa ako napapag-aralan. So ngayon guys, please keep watching for you to be able to acquire a new knowledge about the photojournalism. And guys, ako lang po mag-share ng kaunting knowledge about po sa nakuha ko sa two-day seminar journalism camp workshop on responsible journalism, media and information literacy held at Sangguniang Bayan Session Hall. Diyan lang po sa Pamurangon, Barangay Pamurangon. Hello dyan sa mga taga Pamurangon over there. And ngayon po sa Camarines Norte. So ngayon po, about po dun sa captioning, marami pong tinatakal about may iba't ibang branch ng journalism. Ako po kasi ka-anchor po ako sa Moreno Integrated School and I am, pero sa ano po siya? Sa tawag dito, sa sa Filipino category. So kakamarali. So ngayon po, before anything else, I'd like to express my gratitude for having a free t-shirt. Taran! Wow! Bigay po siya ni Ma'am Honorable Rosamilla La Madrid King,
Municipal Vice Mayor dito po sa Daet Camarines North. Ma'am, thank you very much po sa inyo, and thank you for all those staff behind that activity. And ngayon po, gusto ko lang pong sabihin na, ayaw nga po pala. Gusto ko din pong magpasalamat sa lace, ay sa ano ba to, keychain na ibinigay sa amin. Yan po siya sa lamit, parang ano, transparent. Babasahin ko na lang po. Vice Mayor Daet Camarines North First Rizal Monument. Monument po siya, nakadikit po kasi sa may cellphone, ayan po. So ngayon po, gusto ko lang pong i-share bago muna ang knowledge na i-share ko is I'd like to show you something, which is the certificate that I've received, which is the certificate of attendance, of course, and yan, attendance, and of course, meron po akong na-reserve na apat na certificate dun po sa seminary namin, which is Quail Bordonada, Grabbing the First Place, and Photojournalism. Yun po, sa photojournalism po, Eloy. Yan po yung i-discuss ko about sa ano, photojournalism po, na kung saan po nag-first po ako. Yung po, may captioning po kasi, captioning lang po ang i-share ko ngayon. So ngayon po, ayun po, pangalawa po yung certificate of recognition for the photojournalism, and next for the ano ko na ba tong recognition? Yes, recognition for grabbing the third place in editorial cartooning in 2 days journalism camp. So ngayon po, hindi naman po talaga ako marunong mag-drawing, joke. Hindi naman, papakita ko po mamaya ang picture. Ay, hindi ko nga pala na-picturean, sorry. So ngayon po, yung ano yung sa editorial po, meron din, pero let's focus on the first branch ba to. So ngayon po, ito naman po siya sa completion, which is certificate naman po. So ngayon po, proceed na po tayo. Ngayon lang po akong day nakapag-vlog. Yesterday, I didn't. So ngayon po, yun lang po i-discuss ko, which is sa captioning. So ngayon po, una po sa captioning, which is tawag dito, how to write a good caption in photojournalism. Of course, captioning photos in an important part of journalism, caption must be accurate and informative. Okay, dito naman po sa pagkukuha or sa paggagawa ng caption natin, it must be accurate and or authenticity, based on authenticity. And kasi, di ba may tinatawag tayong rule, or of course, there's always a principles to be followed by taking any pictures outside or inside that really needs to have a permission first. So ngayon po, it should be based on it's up to you if kung ano tawag dito, persuasion ba yung gagawin mo sa or pag magi-inform ka lang. Yun lang yung kasi yung ginawa ko kasi yung about sa heroes kung saan pinersuade ko siya na ito dapat yung ituring natin or ito ang isa sa ituturing natin na heroes, which is ako po yung nag-first. Yeah, taram! So ngayon po, ito naman po sa learning caption basic. Check your facts. Mabuti na lang meron po akong copy. So ngayon, check your facts. One of the most important, kasi sabi sa amin pala ng teacher to make it summarize po. Sabi kasi na sa amin teacher kanina na kailangan mo dapat na as a journalist, all you have to do or you should determine or identify if the news is fake or not. Because if you are not a journalist, you can't identify it. Some of individual that has a capabilities or a talent to identify it easily, parang may malaki ang chance nila na maging journalist. Kaya dyan sa, so ngayon po, ginawa ko tong video para po sa mga, you know, sa mga aspiring journalist, sa mga, lalo na po pala sa grade 11, grade 12, grade 10, sa mga gagraduate po, kasi isa din po ako, kailangan ko talaga. So ngayon, hindi ko lang naman kinailangan, kumbaga gusto ko rin na sumali doon. So ngayon, yun lang. So ngayon, sa yung una po is check your facts. Sa caption po, yan, learning caption basics. Sa pangalawa naman po, describe something that is not obvious. So ngayon po, alimbawa po, kukuha ka po ng picture. May iba't iba po kasing uri ng picture. Merong bird's eye view, may worm's eye view. Sa worm's eye view po, ibig sabihin, yung pakakuha mo ng camera,
nakaganyan ka o nakaganyan. Sa art, bird's eye, from the word bird, ibig sabihin, yung camera mo is nasa taas, yun yung object or subject mo is nasa baba. Meron naman din tayong average, nakaganto lang mismo. Then, pag nasa high, nakaganto, yung parang camera nakataas. Tapos, pag nasa low, medyo nakababa. Nakababa. Nakaganyan. Tapos, pag high, ganto. Yam. Pag average, ganto. So, ngayon, punta na po tayo sa... Ay, hindi ko pala pala-describe. So, describe something that isn't obvious. So, sa picture mo, kailangan mo na... Alangan naman i-describe mo pa yung obvious, di ba? Of course not. All you have to do is to describe that it's not the things or the subject that you wanted to convey. So, halimbawa, nag-picture ka ng tao. Tapos, obvious na nga na tao, ganito ang kulay ng buhok, na ganito... Oh, dapat ang explain mo na lang yung hindi obvious, which is halimbawa nasa background niya. Yung sunlight, ibig sabihin nagpapahiwatig siya na yung sunlight mismo dito, halimbawa yung ilaw, kumbaga, inahatak yung mga mambabasa or yung mga na nakakakita na yung sa direction ng subject mo. Ano ba talaga ang meaning ng nasa background mo if it is really related or significant to the subject that you took, okay? So ngayon punta na po tayo sa number 3, which is do not start a caption with certain words. A caption should not begin with the words a, on, or the. So ngayon po, kasi pag sa cash caption na ginawa ko, kumbaga pangalan muna ang inuna ko, or pwede din kasing magsimula ka sa question or sa quotation mark. Kasi diba sa paragraphs natin, merong first paragraph, the body, or which is the introduction, di ba, the conclusion. Of course, kasi magsisimula ka dyan lagi sa introduction, that's why it is introduction. And of course, the last conclusion, kasi alam naman na natin yun. Grapa ka common sense, di ba, CJ? So ngayon po, dipunta naman po, dun sa number 3, huwag ka nang gagamit ng aan, ganto ganyan. Kumbaga, gagamit ka ng mas maganda na, very captivating na word, halimbawa, verb. Kasi ang ginamit ko talaga pangalan. Kumbaga, dun mismo siya yung mismong subject mo. Main. Yun. Iwasan mo ang paggagamit ng a, an, ganun. Yung parang, hindi naman siya masyadong ka-interest. So, ngayon po, number 4 na tayo, which is, identify the main people in the photo. If your photo includes important people, identify who they are, if you know their names. Okay. Ganon, halimbawa, tao yung subject mo. Kasi tao yung subject ko kanina. Hello po, kay papa. Kay tatay dyan na, kalimutan ko yung pangarang, parang Emmanuel ata. Magsasaka siya. So, ang theme kasi namin, which is yung, yung hero. So, ngayon, ang naisip ko, ano kaya kung mga, yung sa ambulance, yung mga basurero. Pero, napaka-limited ng time to take a picture from afar, kasi napakalalayo ng lugar nila, and of course, umahanap ka pa ng tao, hindi naman pwede na, naalala ko, meron pala ako din ng picture dyan, I will show you, tama ba? Oo, ito po yung picture na, ayan po siya, ito po yung picture na panalo ko, kasi nagawa din ako, caption, of course, kasi sabi ni sir na, hindi naman talaga, porket marunong ka mag, 'di ba? Marunong ka mag sorry nini. Pero kasi nini. So ngayon, halimbawa, marunong ka mag take ng picture. Okay, marunong ka, pero you don't know how to make a caption, right? Because caption is the most significant, or this is the foundation of the picture. Of course, the picture is really beautiful, but the caption, isn't it? So ngayon po, of course, kailan mong kilalanin yung tao, kung anong lugar, kung anong location, kung anong oras. Oo, yun. So, kailangan talaga, of course, dito na sa number 5 tayo, be as specific as possible. So, this advice goes hand in hand with being accurate. Dito naman po sa be as specific as possible, kasi, di ba, halimbawa naman, tayo ng more vocabularies, or, kasi ako kasi more on ako sa malalalim na words than some other people, or particularly my classmates didn't understand my words that I'm throwing through. Tama ba? So ngayon, yung be as specific as possible, kailangan mo talagang, hindi sa limba sa picture, ang dami-dami ng include, na kung saan hindi naman siya masyadong related, or hindi naman talaga totally related sa
sa theme or sa subject, right? So ngayon, yun yung be as specific as possible. Kailan mo lang talaga. Ako kasi, halimbawa, farmer yung subject. So naka di ba nakita niyo naman sa picture na naka-ano lang talaga si tatay, naka-gunto. So, I specific ako, in-specified ko talaga kung anong subject ko and what is the meaning of it. So, ngayon, number 6 na po tayo. Yan, number 6. Use the present tense in captions because most photos being shown, tama ba? As part of the news story are things happening right now. May ano tayo, kumbaga, right now, yan yun. Kasi, di ba, pag sinabing news, ibig sabihin bago kaya nga news, hindi mo na matatawag na news kung luma na. It depends upon to the, halimbawa, kung gagamitin mo naman to fill the gap from the now, di ba, ngayon, pwede makakatulong siya ngayon. So ngayon, halimbawa, ang kukunin mo ngayon, as a photojournalist, kailangan mong kunin yung, ano ba talaga yung current? Ano ba talaga yung makakatulong? Ano ba yung related? Ano ba yung significance nito sa current situation that can helps us to improve or to be progressive and productive, di ba? Through your photos. Oh, yeah. So, yun po. Sana nga, use the present tense. Lagi mong gagamitin, halimbawa, ito, nag-picture ka ng basketball player na, halimbawa, si Sir Bonnie. Sir Bonnie, hi Sir Bonnie Pagigan, si Sir Bonnie. Bonnie Pagigan, 56 years old, won the game, or halimbawa, he finished the game in 30, parang ganun, he finished. Halimbawa, he finished. Ang finish niya is with ED, yan yun. Ibig sabihin, hindi na siya present tense. Kasi pag sinabing present tense, kumbaga nangyayari pa lang. Pag hindi na nangyayari, which is before, na kung saan, finish. So, ibig sabihin, hindi na siya current. Diba? He finishing. Kumbaga, ginagawa niya pa lang. Yun, magiging ka-interesting na ano kaya, diba, magkakaroon ng instinct or expectation yung tao. Ihalimbawa na lang din natin sa mga kasi sa slam dunk, di ba, ganun sa slam dunk, maano ka talaga, sabi ko, ay panalo na to lagi kasi bida. So ngayon, but how did them won the game? So ngayon, paano ba talaga? So maku-curious tayo. So ngayon, pupunta tayo sa body. Yan yung tinatawag natin yung body natin sa captioning. Kumbaga, dun mangyayari kung paano ba na napanalunan yung game, right? Ayan guys, madali na tayong matapos sa pang 7 na tayo, which is avoid humor when the photo isn't intended to be humorous. Ulitin ko, bobo. So ngayon, avoid use humor when the photo isn't intended to be humorous. If the photo you're captioning is of serious or somewhat of ayun. So ngayon, paliwanag ko na lang din. Halimbawa, sa photo mo na, sa caption, di ba, nalungkot-lungkot ka na ang photo. Kasi pag sinabing good, really well na photojournalist, mapapasabi yung nakatingin na, di ba pag may nakakita tayo na, ganun tayo. So ngayon, alam mo, nakakaawa naman. Yung sa caption mo, dapat hindi nakakatawa. Kasi yung ano mo, yung subject is nakakaawa, naka-anaawa ka. Or you are trying to convince the people or the viewers na, uy, malungkot kayo. Hindi yung magpapatawa ka pa. Which is your subject is, it's all about the sadness, right? So ngayon po. Number 8 na tayo, yay! So remember to always include credits and citations. It is really important to give credential or citations sa mga pinipicturan or of course sa photographer. Halimbawa, kahit baga sa research, kailangan may citation tayo kasi kapag wala yung citation, pwede kang makasuhan. Ano yung copyright law? Yun yung pwedeng ikaso. Na kung saan plagiarism. Yun. Na pwedeng ikaso na halimbawa, kasi doon baga may laban kasi before na share ko lang na halimbawa, share ko lang yan, nangyari kasi before na yung panlaban ng Pilipinas is ang ganda-ganda ng picture niya, which is hindi pala kanya yun,
Although, dapat nagkuha siya ng citation or credits doon sa nagkuha ng picture, hindi niya yun nalagay. So, ngayon, hindi siya, na-disqualified siya. So, hindi nanalo yun. Hindi na nanalo ang Pilipinas doon sa photojournalist. If I'm not mistaken, baka po, i-bash niyo po ako. So, guys, punta naman po tayo sa enhancing the story with captions. Sana po, guys, ang gusto niyo to, lalo na po sa mga photojournalist dyan, please po, keep watching po kasi makakatulong po talaga ito when it comes sa captioning sa photo na pinicturan nyo. So ngayon sa enhancing the story with captions naman tayo, number one po dyan is use the caption to tell the readers something new. Dito naman sa caption pa lang dapat really captivating na siya na kung saan, di ba? Halimbawa ako, mambabasa ako. So ngayon, kapag nabasa ko na, that is really common, hindi ko nababasahin kasi wala naman na. Pero kung bago at nabasa ko, halimbawa really catchy siya, babasahin ko siya kasi hindi ko pa siya nalalaman eh. Yun. Ang dali-dali lang naman. So ngayon, number 2 na po tayo, which is avoid making judgmental statements. Caption should be informative, not judgmental or critical, unless you were actually able to speak to the people in the photo and ask them what they were feeling or thinking. Don't make assumption based only on their appearance in the photo. Halimbawa, nag-take ka ng picture. Ay, kung ang pangit-pangit naman ng batang ito, tignan mo sa caption mo, ang pangit-pangit ng batang ito, na si ganyan, na ang nararamdaman niya. Huwag kang expectation mo lang na, ay, ganito, parang ganito. Nagbase ka lang sa ang picture na nakikita mo. Instead of saying that or judging the person in the photo, you should ask them what they were feeling and kung ano ba talaga yung totoo. Punta naman po tayo sa number 3. Do not worry about the length of the caption. Wow, ganun pala. So, kasi kanina po kasi, isang paragraph lang nga pala. Tama. So, ngayon, do not worry the length of the caption. A photo may say 1,000 words, but sometimes a few words are required to put the photo in context. If a lengthy description is required in order to allow the photo to make sense, that's okay. So ngayon, nandun na po yung thought na, ang pangit ng ano. Kaya kasi ako naglagay ng white background for you to be able to focus on me, just only me. Okay? So ngayon, dito naman sa number 3, ibig sabihin, hindi pala, don't worry about the length. Ano ba talaga ito ang pangit? Yan. So ngayon, don't worry, hindi wag ka na mag-alala dun sa haba. Ang mag-alala ka dun sa laman, kasi ang haba-haba naman, ang kakaunti ng laman, wala din sense. Yun. So number 4, let's proceed right in a conversational language. So ngayon, caption should follow the same basic language requirements through caption a conversational tone similar to the way you'd address a family member if you were showing them a photo. So ngayon, dapat naiintindihan ng mga bata, yun, or dapat naintindihan ng lahat yung ano ba talagang nagpapaywating sa picture, di ba? Halimbawa kung sa, di ba, kung halimbawa mababasa tayo, makikita natin sa radyo, sa diaryo na wala man kapire picture, hindi wala man tayo makikita kahit nga sa Bible, di ba, ma'am? Sabi ni ma'am na kahit sa Bible wala man daw makikita, pero sa kanila daw yun, ewan. So ngayon, punta naman po tayo sa number 5, which is consider using a caption writing formula. Until you get used to writing captions, you might want to start by using. Yun sa formula, dapat nakalagay lang dun yung sinabi ko kanina na time. Okay, i-explain ko na lang din yun sa example ng formula. Halimbawa, ang mauuna dapat po ay noun. Pangalawa, present tense verb. Pangatlo, direct object. Pang-apat, proper noun, location. And number 5, it is all about the city. And number 6, it's all about the day of the week. Number 7, month. Number 8, date. And last, which is the year. So, yun lang ang kailangan mo nyong tandaan. So, ngayon po, saan pa yun? Dito na po tayo sa last. Yay, tapos na po. Tips lang po para po sa mga photojournalist, aspiring photojournalist sa journalism ng iba't ibang school.
Ito po yung tips. The photo and the caption should complement each other. Together, they should tell a story. They should avoid repeating each other. A caption should help explain and what, when, yung 5 W's and 1 H, yung pong kailangan nating i-explain. Yun lang po talaga ang karapat-dapat. Kasi once na yun, na meron yung 5 W's or 5 wives and 1 husband, kompletong-kompleto, kompleto recados na po yun. At depends upon to you kung paano mo nalang siya lalagyan ng favor. Diba? Kasi, at saka related dapat dun sa, ano mo, sa picture. Kasi kung hindi naman related, ihalimbawa na lang natin ang ayun guys, ihalimbawa na lang natin ang spaghetting ito doon sa photojournalist or sa picture nyo. Yan po. Halimbawa, kung hahaluan nyo siya ng bihon, so, hindi mo na siya matatawag na hindi na siya complement to each other, di ba? Ang pangit-pangit na. Dapat isa lang talaga. No? So, yun nga po. Yun, dapat talaga. Pangalawa, dalawang tips lang kasi ito yun. Pangalawa, as a photojournalist, you should carry a notebook and pen or pencil with you to events where you were taking photos. Sorry. Use time between photos or while waiting for the specific subject to write down the names of the people in your photographs with the proper spelling. Otaw? Oo. Kasi kanina, yung tao talagang, in-interview ko pa yun kasi nilalagay ko talagang sa caption para masalamin, sabi talaga siya na kompleto recados yun. Halimbawa kung ilang taon, tapos kung ano pa talaga yung pamumuhay niya before, and kung ano pa talaga. Kasi all you have to do is to take more time na kung halimbawa gusto mo talaga makuha yung ano yung photo at saka gusto mong mapanalo, kailangan mo talagang maghintay. Halimbawa, mga kalapati kailangan naglilipadan. Kailangan mo talaga maghintay ng ilang oras para makuha mo ang anggulong napakaganda. Yung mga anggulong sinabi ko kanina na sa low, high, average, worms, eye view, tsaka sa bird's eye view. Kanina po yun, in-explain namin. In-explain sa amin ni ma'am. So ngayon guys, thank you very much for watching and I hope that you will and that you've enjoyed this video and don't forget to click the notification bell for you to be able to be notified of my upcoming videos. Okay guys, once again I gusto yun lang po sa mga mapa-shoutout. Wow, mapa-shoutout na. my YouTube Facebook page po ako, Kyle's Vlog sa ano face sa page ko po sa FB. Yan po, doon na lang po kayo mag-comment kung gusto niya po magpa-shoutout. Then kung so ngayon guys, kakain na po tayo. Pero yung Kyle's Vlog sa page ko, doon lang po talaga kayo mag-comment. Okay guys, thank you very much for watching. Yun lang po. Thank you. Bye-bye.